Isa siya sa mga batang prospects ng Philippine cycling noon. Pero nang maging bahagi ng Go for Gold Continental Team, kakaibang role at leadership ang ipinamalas niya. Ano na ang susunod sa career ni Cebuano rider Elmer Navarro? Ito ang kwentong Go for Gold! Mabuhay mga kaginto! Nandito tayo ulit sa City de Mare in Cebu for another episode of kwentong Go for Gold. So yung ating huling episode, nakausap natin si Jonel Carcueva, ang ating national champion. Ngayon, makakausap natin ang isa pa nating Cebuano rider na si Elmer Navarro. Welcome sa kwentong Go for Gold. Ikaw, Elmer, matagal ka ng rider, no? Bago ka pa napasok sa Go for Gold, marami ka ng teams na sinalian. So siguro hindi ka naman, parang kilala ka na ng maraming mga cycling fans. Pero bago nating pag-usapan yung cycling mo, pag-usapan natin kung, di ba, paano ba nagkaroon ng Elmer Navarro? Saan ka ba pinanganak? Yung pamilya mo dito sa... Taga Cebu ka ba ever since? Yes po. Cebu lang po talaga. So dito ka pinanganak sa Cebu? Yes, Cebu City po. Akong lumaki. Then ilan kayong magkapatid? Apat po kami magkapatid. Ako lang po yung lalaki. Ganun lalaki. O tama, I think na-meet ko yung isang kapatid mo, di ba? Sa abroad yata yung isang kapatid mo. Yes para po. Ganun, no? And then ikaw lang yung siklista? Yes po. I think nag-usap tayo dati, yun, nag-influence sa'yo ang mag-bike yung tatay mo. Yes po, sir. Dati po kasi, yung bata pa po ako, yung tatay ko po talaga, nagbabike na po siya. Tapos yung pinsan ko, nasa elite na rin po siya. Kumbaga, nilulook up ko po sila, sir. Nung bata pa talaga ako, mahilig na po talaga ako mag-bike. Kasi nung pumapasok ako sa school, nagbabike lang po ako, may maliit na bike lang po ako. Tapos, naagat sa dumating sa punto na pag-uwi ng tatay ko, sinatakas ko yung bike niya para umikot lang kung saan-saan. Nagagalit sa akin yung nanay ko kasi natatakot, siyempre natatakot, baka madiskirasya daw ako. Sa anong oras ka na siguro umuwi? Late ka na. Kasi ayaw niya rin po ako magpagabi yung tatay ko uuwi kasi gabi na siya. Kasi galing trabaho. Kasi yung tatay ko, nagtrabaho po ng tatay ko, ano po, messenger po siya, sir. Diba, nag-deliver siya ng mga sulat. Na nakabike? Hindi. Nung una daw po, ano siya, ang tawag dito, newsboy, sir. Kumbaga, nag-deliver siya, nakabike lang. Tapos, ayun, pumasok po siya sa mga kumpanya. Na, kasi, dati daw, pag newsboy ka, malaki yung chance mo, sir, na makapasok ka sa mga ganyang trabaho. Kasi, diba, deliver rin yun, parang ganun rin yun, sir. Ayun. Na ako tinitingnan ko siya, lagi akong kasama sa tatay ko na nag-deliver siya. At sa yun, hanggat sa nahinto daw po siya sa pagbabike dahil nga nagkaasawa siya, nagkaanak. Focus muna siya sa trabaho. Panganay ka ba? Pangatlo po. Ah, pangatlo. Opo. May ahid po sa akin yung ate ko, dalawang ate ko, saka yung bunso ko na. Pagtapos po nun, yung medyo may edad na siya, gusto niya na mag-exercise, siyempre, gusto niya na mag-exercise. Naisipan niya ulit mag-bike. Doon po ako nainganyo na magbabike. Ilang taong ka noon? Siguro mga ano po ako noon, mga 15 po, 15. Tapos sabay kayo ng tatay mo, parang bumili siya ng bike para sige sa kayo. You know? Hindi po. Inihiram ko lang po muna yung bike niya eh. Tapos parang nakikita po ng tatay ko na gusto po ako mag-bike. Kaya binili niya ako ng bakal na bike. Dati pa, niloko pa nga ako ng tatay ko, sir. Alam mo yung pangtali ng manok? Yung sa... Tarihan. Oo, tarihan. Ito yung pinakamagandang bar shape. Sabi niyang ganun eh. Ngayon ko lang nalaman yun. Yun pala yun. Niloko pala ako ng tatay ko. Dati akala mo bar shape talaga? Oo, kasi pag hinawakan mo, sir, malagpit pa yun. Hindi na kailangan ng gloves daw eh, sabi niya. And so, mga 15 ka pa lang noon eh, opo, no? May bakal, road, pero road bike? Opo sir, road bike. Pero yung tatay ko, mountain bike rin po siya na bakal lang. Pero nagpapalitan lang po kami. Pero di po ako araw-araw nagbabike kasi gagagalit po yung nanay ko. So, nag-aaral ka pa noon? Oo, nag-aaral po siya. So, nagtataka siya, ba't daw ako umuwi ng maaga? Kasi po sir, gusto ko magbike eh. Tatakas yung bike. So, diretso ko na, basta tapos na yung school, diretso ko ng bahay, wala nang galagala. Diretso na yun, sir, para makapag-bike pa ako hanggat maliwanag siya.
Kasi magagalit na naman pag umuwi akong gabi. Pero yung mga pinsan ko po talaga, man, nasa elite na sir. Kumbaga sa Cebu sir, elite na siya. May mga ting-ting ba nung panahon? Wala pa nun sir. Kaya tinitignan ko lang po siya. Gusto ko po talaga yung tipong tinitignan ko sila sa karera. Kung ba saan yung karera, kailangan nandun ako. Kaya nga tinatawag nila akong asay sir eh. Dahil kumbaga sa Tagalog sir, kung saan yung karera, andun ako. Kasi yung sa Bisaya sir, asa. Asa ba? Asa. Saan ba? Kung saan-saan. Dinagdagan na lang nila ng ay. Kaya asay. Alam mo, sakto lang kasi kahapon, may nagtatanong sa akin. Actually, may kausap kahapon. Parang nalaman lang niya na asay pala yung tawag namin sa'yo. Tapos sabi niya, bakit kaya asay? Sabi ko, alam mo, hindi ko alam. Parang, sa tagal-tagal natin magkasama, natanggap ko lang na ang pangalan mo asay. Hindi ko tinanong kung bakit asay yung tawag sa'yo. Ngayon, at least, alam ko na kung bakit asay yung tawag sa'yo. Tapos, sa pagkatapos nun, I'm assuming kumakarera ka na. Opo. Kailan mo naisip kumarera? Dun so sa may CDU yung karerahan po ngayon. Yung kakabalik lang po na pwede nang kumarera mo. Every Sunday. Dun po talaga ako naisip. Kasi, pupunta lang po sana kami kasi sumali po yung tatay ko. Siyempre, nagbabike kami papunta dun. Sakto, andun na po sila Junbi, si Mier. Tapos biglang naisipan po ng organizer na magpalaro puro mga bata, sir. Isang ikot lang po. Ilang taon ka nun? Ganun po, sir. 15. Mga 15. Manalo ka? Opo. Pero parehas lang po kami nun, mga naka-rubber shoes lang. Kaya kasabayan ko po talaga yung mga yun. Sila Mir, si Dindi, yung iba pa. Nakalamutan ko yung mga pangalan nyo. Natandaan mo ba kung ano yung premyo mo nung nanalo ka nun? Ano lang yun, sir? Jersey lang. Pero tuwa ka na nun? Oo, sir. Di ko nga alam, sir. Ako nanalo, di ako... Ako ba nanalo? Sabi ng tatay ko, nanalo ka. Basta ikaw, parang head down, bike lang na bike. Bike lang. Ganun lang, sir. Paras ka yun, eh. Hanggang nauna ka pala. And then pagkatapos nun, paano ka napasok sa unang team mo? Ano bang unang team mo? Yung unang team ko po talaga galing kay Boss Amis Orhel, sir. Yung copy ko na sinasabi o hindi? Hindi pa po yun, sir. Kumbaga, Team Cebu lang po siya. Kasi, inupweran po yata siya ng ronda na magbuo ng team sa Cebu. First time lang rin po nangyari yun na solid po yung taga Cebu. Anong year to? 2010 po yun. Kasi, 2011 na po pala. 2011. Kasi, yung tour nun, October po yun. October. Sakto, nagpa-trial po yung Mr. Amit? Hindi, yung ronda po, nagpa-trial sa Bacolod. Tapos sinabihan po ako ni Boss Amis na, sama ka sa amin, maglaro ka. Gusto mo ba mag-tour? Kasi nakikita ka niya dito na malakas na. Pumipesto na rin po ako noon, Sabi niya, gusto mo ba mag-tour? Opo sir, gusto ko sir. Sigurado ka ba? Bata ka pa? Sige lang sir, okay lang po. Ilang taong ka noon? 18 po ta, kaka-18 po. Kasi bawal po maglaro sa mag-18 po pala ako sa tour. Ibig sabihin, 17 pa po ako nung trial. Pumayag naman po, kasi may parents consent naman po. Sakto nung trial sa Bacolod, 12 lang po yung kukunin Ako po yung nagsarado. Ayun, nakalaro na akong ronda. 2011. Opo. Yung pinakaunang ronda, yun, nakalaro na po. 14 Cebu. 14 Cebu po. Swerte rin po namin kasi nagbigyan ng slot yung Cebu. Ano ba yung nangyari sa karera pala sa'yo ng 2011 na ronda? 2011 po, yung coach po namin nun si Boyax po. Yung tatay nila, J-Bop. Yes. Maganda po yung ensayo namin nun kasi mabaga, naka-training po kami. Training camp po talaga sir. Hiwalay po kami sa pamilya ko na mahigit 3 buwan. Talagang inensayo niya po kami. Umaga at hapon po yung ensayo ni Boyax. Kaya malaking pasalamat ko po talaga sa kanya kasi maganda po yung performance ko nun sir. Unang tour ko pa lang po na sa Iloilo, nagpang-apat agad ako sa lap. Okay. Yung kasama ko po sa breakaway, puro po mga Iris Valenzuela, Luis Drinante, si...
Eric Feliciano, kumbaga yung mga big star na tas ako lang yung napaiba po doon eh. Apat po kami. Ikaw lang yung newbie. Hmm. Eh, bata pa po ako noon. Kaya inunahan ko na, sir. Hmm. Sa finish line, nakita ko na yung finish line eh. Wala, di pa naman po ako masyadong veterano noon eh. Sa akin lang talaga, pumiesto ako kahit pumasok ang 1-2-3. Eh, siyempre, mga veterano yung mga kasama ko rin. Ay, man, tuwang-tuwa na rin po ako noon. Tas, pagtapos po noon, nilapitan po ako ng mga team na malalaking team na dati po sa 7-Eleven, yung LPG, sabi na, punta kang Manila, sama ka sa amin. Doon talaga ako nagpursige, sir. So, noong 2012, iba na team mo? Oh, yung pagtapos talaga ng ronda, sir, kasi marami po akong, kuhan, sir, top 10, sir. Sa first time ko na turma, nag-top 10 na po ako sa mga, yung naalala ko po yata, pang lima po ako sa Obero sa Bisyan. Kasi sila George po nun. Yun na po yung mga idol na po talaga yun. Sila George, idol na po talaga yun. Pagtapos po nun, kinuha po si George sa LBC. Pinagpilian po kami mga bata. Lahat po nung mga bata na mag- umalis na po doon. Kasi ako na lang mag-isa na tira. Kaya naisip na, may anak na rin po ako noon. Naisip ko na baka uuwi na lang po siguro ako. So ikaw yung nagpaalam na alis ka na. Pero medyo rin pumangit po rin yung result ko noon. Kasi ang dami mo siguro iniisip. Dami ko na pong iniisip. During yung time mo sa LBC, ano masasabi mo mga highlight ng career mo doon?
highlight po talaga doon sa amin yung mga abroad po namin. Hmm. Tsaka yung ronda po talaga, kasi goal po talaga ng team is mag-team champion po kami. Hmm. Nagawa niyo ba? Eh, di po kami pinalad. Hmm. Kasi nung naiagaw po sa amin, individual time trial lang po eh. Hmm. Di ko po alam bakit nangyari yun. Kasi ang pagkakaalam ko sa ngayon sir, ha, kasi siyempre pag individual time trial, hindi kasama. O, di kasama yung team na oras. Eh, doon pala sa oras na yun, kasama pala yun, sir. Hmm. Lamang na po kami sa, ano nun, sa standard at saka sa 7-Eleven. Hmm. Malaki na po yung lamang namin. Eh, sakto po na si Joshua na, ano po, na penalty po siya eh. Na penalty siya ng 1 minute. Tapos si Oranza na penalty rin po. Nadagdag po sa oras namin yun. Hmm. Kaya naagaw sa amin. Kinabukasan po noon, last lap na eh. Hindi naman na maagaw. Pero, yung goal talaga namin, akala namin magsa-champion na kami nun. Kasi malaki na po yung lamang namin eh. Marami pong nangyari nun na ano sir, hindi ko po alam talaga. Eh, ganun talaga ang karera minsan eh. Pero nung nag-abroad kayo sa LBC, saan yung pinakamalayo na naabot mo? Di ba nag-Europe-Europe pa kayo noon, ng LBC kayo? Oo, oh, sa ano sir, yung LBC nag-Europe. Pero ikaw hindi ka nakasama na? Hindi po sir. Wala pa po akong passport nun sir eh. Ah, so, nung nag-abroad sila, hanggang saan ka pumunta? Pinakamang sa Indonesia lang po. Hmm. Anong karera yun? Indonesia, Malaysia, ganun lang po yung inabot ko sir. And during that Asia time? Asia tour na po yung Asia tour na lang. During that time, batang-bata ka pa, no? So, opo, siguro, sir. Nagulat ka sa level ng karera dun. Mm-hmm. Matulin dun sir. Kasi nung nag-isjaba kami, andun po yung Kazakhstan eh. Mm. First 50 kilometer, nag-average ka agad ng 51, nakakapakatulin. Sa isip-isip ko, sagad yung 11 po nga. Ganina pa ako naka-11 na gira. Yung tuli ng karera dito pala. Pero natapos mo naman. Opo, sir. And then pagkatapos ng LBC mo, umuwi ka ng Cebu. Ano yung ginawa mo ng Cebu ka? Tapos nung umuwi po ako ng Cebu, sakto po si Boss Amis, mag-ano na naman sa ronda po. Okay. Na kukuha siya ng team. Hmm. Yun po yung team namin, Air Force. Air Force, opo. Okay. Si yung ka-team ko po noon, si Kuya Rindole, Kuya Warren, si Atilano, yung mga veterano rin po na Warren Dabadilla, lalo si Warren, Kuya Warren, malaking tulong rin po sa akin kasi siya pa yung nag-guide sa akin nun sir. Diba, iniisip niya, sabi niya palagi, sa LBC, yung sa LBC ka, support team ka lang. Kaya ngayon, kaya mo, dapat kaya mo yan. Isipin mo rin yung sarili mo, pangarap mo. Yung pangarap mo para rin sa pamilya. Kaya naisip ko rin po yung mga tinuturo niya po sa akin. Malaking tulong po sa akin si Kuya Warren. Yung pagsa-champion niya, magaling po siya magbuka ng tao. Tapos nung 15, isang taon lang po yun, sir eh. Tapos yung 15, ano po kami nun? B-Mobile. Ah, B-Mobile. Tanda ko yun. B-Mobile po. Yun na po yung ano? Yun na po yung kay Ate Ed. Ah, si Ate Ed ba kasama sa B-Mobile? Opo. Si Ate Ed na po yung ano nun may dala. Kasama si Kevin eh, no? Si Kevin Timoteo, di ba nag-B-Mobile yun? Ah, si ano po yun, kumbaga sila po yung lumalakad ng papel po sir. Mm. Sila po yung nasa, kumbaga nagtatrabaho po yata si Kuya Kevin sa B-Mobile. So, parang natandaan ko eh, matagal ko nang kilala si Kevin eh, nung time na yun tandaan ko. Si Kuya Put, kumbaga nahinto po si Kuya Put ng isang taon po yata sir eh, kakabalik niya po yun. Oo. Oh. Tapos kasama, tapos pinipilit ko pa si Kuya Put, kaya pa yan, Kuya Put. Ah, una ayaw na niya. Oo. Oh, kasi dami nga pong ano, nangyari. Problema, oo. Tapos, ayun, sinuportahan po siya ni Ate Edge ulit. Ayun, kaya nagpursige po siya ng magbike po ulit. Ayun, si Ate Edge rin po yung ano. Una, nagpustahan pa nga po kami sa Manila, sir eh. Hindi, pag nanalo ka mamaya sa, ano, sa stage, bibilang ka tayong sapatos. Ayun. Ayun, nanalo ba siya? Oo. Oh. Si ako po, ako. Ano nalo ka? Po. Pangalawa lang po ako no? Kay Oranza. Sa ronda? Opo. So, binilhan ka ba niya ng sapatos? Oo, binigyan niya po ako ng sapatos. Sulit naman pala. Sulit. And pagkatapos noon, so 2016? 16 po, di pa ako nakapag-ronda. Kasi individual po yung ronda nun eh. Kailangan mag-entry ka po ng sarili mo. Oh yes, yan yung tatlong place, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan sayang yung nga po yun, hindi ako nakalaro sa Visayas.
yan yun, na-meet ko sila Jerry. Yan yung humingi ng tulong sa akin sila Jerry, tandaan ko. Di ba na, Luzon, Visayas, Mindanao, tama. And then 2017. Yan na po, yun na pang nagsimula yung doon. Nagsimula. Nag-ronda ba tayo ng 2017? Wala po. May ronda ba noon? Wala yata. Meron ba? Meron po, 17. Ayan, yung 17, yan yung taon yata na huminto ang LBC. Diba? Parang pagkita sa ronda na yon yata, nag-disband ang LBC, nawala na ng team sila Jerry. Kasi oh, Jerry, oh, George, opo, opo. Yun na po yung last. Yun na yung last. Yun na po yung last ng team LBC. LBC. So pagkatapos noon, yung binuo na natin yung team. Opo. Kasi nag sabi po si Jerry po yata o si George, pre, laro tayong abroad. Hmm. Pero si kaya po talaga yung kausap ko nun. Hmm. Papasok kita sa team. May team na magbubuo. Hmm. Exacto, sir. Sinuportahan niyo po kami nun. Apat lang po kami nun eh. Nag-abroad, sir. Tanda ko yun. Linga first time Jordi po ng laro ng Go for Gold, apat lang kami. Kulang po kami ng isa. Wala pa si Junel nun eh. Wala po sir. Pag-uwi na po namin nun, sinabi ko sa kanya na kailangan mag-trial ka sa ano, sa Ronda Pilipinas. Pag pumasok ka, malaki yung chance mo na makapasok ka sa Go for Gold. Ay, sakto sir, nakapasok siya sa ano, sa tryout. Pinasuot ko pa nga sa kanya yung bib shirt ko sir, yung cycling ko na Go for Gold. Suotin mo to. Ah, tanda ngayon, tanda ngayon. Tapos nakamosi mo yata siya nung time na parang gano'n. Kasi wala pa po siyang jersey. Sabi, suotin mo to. Para makuha kanila. Pero sinabihan na po siya nun. Sinabihan na po siya ni Coach Ed. Ate Ed na, sige, pag pumasok ka, kukunin ka namin. Parang gano'n. Kasi pupunta, nung unang punta talaga sa Manila, nanalo ka agad sir eh, di pinansin eh. Yung face up. Sabi nung ano, naglaro po kami. Sabi ni Kuya Puto na, may bata ako dyan. Hindi pa nila kilala si Junel. Si Junel. Yun yung mananalo mamaya. Umaahon sila ng ano, mabitak. Yun nga ako, si Junel nga yun. Nakasama po kasi sa breakaway nila, Oranza. Tapos bumanat dun sa baba, di po pinansin. Ayun, nanalo ka agad. Tapos nawala po yun eh, yung team namin eh, nawala nung Cebu. Sa FESA? Oo, okay. Team Cebu pa po kami nun eh. Ah, may team Cebu sa FESA? Oo. Okay. Ay, Kopiko po. Kopiko, tama. So, nung time na nahinto ka sa Ronda, tapos nandito ka sa Cebu, anong mga ginagawa mo? Karera-karera lang dito? Hindi na po ako masyado kumakarera nun sir eh. Kasi nagbabantay po yung anak ko sir eh. Bago ka pumasok sa amin, bantay bahay ka. Oo, pero nagbabike po naman po ako. Pero saglitan lang, di po yung ano talaga, babad. Kasi yung asawa ko sir, nagtatrabaho po siya, call center. Eh, panggabi po siya. Hinahatid ko pa po siya ng bike dati. Wala pa kaming service nun sir. Nung time na yon, dalawa na anak nyo? Opo, dalawa na. So, kaya yung isa, hinahatid ko sa school, kasi isa bantay pa. So yun, na-meet mo yung wife mo nung, di ba, LBC ka pa nun eh, no? Opo. Hindi, Team Cebu na po ako. Team Cebu ka na, no? Nung nag-start po ako sa sir, batang ama po sir. Ah, talaga? Batang ama. 18 years old, may anak na eh. Ah, so, 19. Bago ka bang pumunta ang LBC, may anak ka na dito? Opo. And then yung pangalawa mo, kailan dumating? 2013 po. So, dalawang taon. Ah, so medyo matanda na yung anak mo eh, no? Oo, 9 at saka 10 po. Ah, 11 na po yun. 11. Hindi pa susundan? Saka na po, pag-stable na po talaga. Pero may plano pa. Bata pa naman kayo yan. Ano, sana, bibigyan. para magkatapos yun, okay na. Tapos na. Ah, okay. Dalawang lalaki, isang babae, pwede ka na. Okay na. Nandiyan na yung mga kuya, tagabantay. Tapos i-baby mo na yun. Yung bata mo eh, no? Opo. Kasi palaki na yung mga anak ko sir. Minsan hindi na sumasama sa amin pag umaalam ko. Hindi na cool. Hindi na cool kasama si daddy. ayaw na sumama. Well, so nung, and then from 2017 hanggang ngayon, kasama ka na ng Go for Gold eh, di ba? Yes po. 6 years na po ako sa Go for Gold. Pinapagsama lang nga natin kanina, parang nakikita ko na tumatanda ka na, di ba? So during your time sa team, ano yung masasabi mo mga highlights mo? Highlights po talaga is sa akin sir, sa magandang result po sa Ronda. May mga magandang napakita rin po ako sa Ronda, pumista rin po. Matandaan ko, di ba nag-top 10 ka sa Ronda? Kailan ba yun? Yung ano, 2017, o ano yun? Tapos nag-stage junior, third lang po ako, third. Yung si Kuya Jan Paul nanalo sa
sa diet. Third po ako nung time. Isa sa pinakamahabang lang. Noong 2017, sinabi mo, di ba, hindi ka pa nga nag-ensayo ng buong buo nun. Nag-top 10 ka pa. So, medyo masaya ka nun, no? Opo, sir. High moral po eh, kasi kakabalik lang po, sir. Kumbaga, alam ko po yung team ng Go For Good na maganda po yung suporta, kaya todo ensayo rin po ako nung pagpasok ko talaga. Binalakar rin kami kagad ni Atids ng magandang ensayo. Tapos dumayo pa kami noon ng ano, sir, Baguio po yata. Pumunta pa po kami ng Baguio. Bata pa yung mga kasama ko, si Smile, Nognog, yung mga bata pa po yun. Mga original Go For Gold, eh. Po, sir. Ngayon, lahat na sa iba-ibang team na eh. Sakto lang po kasi noon yung ronda talaga noon. Solid po sana tayo noon. Kaso, nagtapat lang po ng litore. Well, at saka, syempre learning din eh. Alam mo, yung proseso naman, yung pagiging champion, hindi rin yan biglaan eh. Opo, opo, opo. Alam mo, pinapag-usapan nga natin kanina, diba? Lahat ng mamalakas ngayon ng galing LBC. Opo. Hopefully, in 10 years time, sasabihin ng mga tao, alam mo, lahat ng mga malakas ngayon ng galing sa Go For Gold, you know? Oo, dapat, kung, sir, dapat. Kung swertein tayo, di ba? Baka mga ibang mga bata mo dito, baka so, unang team nila, Go For Gold, di ba? Or forever team nila, hindi natin alam. Kaya nga nung una, sir, nang pumunta kami ng Maynila, yung, alam mo yung palaro nyo, sir, sa ano, yun talaga yung goal nila, sir, na makapasok sa Go For Gold. Eh, dapat sana, di ba, si Zach yung ano, kasi siya yung unang nanalo sa first hit, sir, eh. Oh. Eh, may mga na-late. Kaya inulit nung hapon. Eh, sakto si, ano, si Ramon rin, sir, po, sir. Leading na, eh, nagkasimplangan pa po, sir. Kaya nakagaw. Marami pa naman opportunity, and then ako, I think naman maganda yung ginagawa mo dito. Mamaya, pag-usapan natin yung mga future mo dito sa mga bata. Kung ako lang, ah, ako, ang favorite memory ko, Elmer, noon, huling trials eh, noong 2020 yata yun. Apo. Diba, yung katapat mo si Oranza, nanonood kami. Sabi na, wow, mukhang si Elmer pa mag, hindi pa na siya national championship noong time na yon, pero parang ganun na yung feeling eh. Diba, sabi ko, oh wow, may asim pa tong si Elmer, ah. Mananalo pa siya eh. Eh, alam naman natin nangyari doon, pero magandang, I think it was good for you. Diba, na parang memorable ka doon. Memorable po sa akin yun, kasi yun na yung pagkakataon, sir. Eh, nagkataon lang po talaga na dami nangyari. Hindi naman po namin alam yung, hanggat dito matawid ng finish line, hindi pa po alam yung mangyayari. Tama. Well, ako, siguro, bago natin mag-move on sa Go For Gold, gusto ko muna magpasalamat sa'yo sa nabigay mo sa team, di ba? Lahat ng effort na binigay mo, hindi lahat ng tao sa cycling team superstar. Yes, po. Kailangan, meron talaga yung nagtutulong, may mga nag-guide, and naging kung saan man tayo nagsimula, kung saan na tayo ngayon, naging party ka niyan. And then, binigay mo talaga yung best effort mo and nagpapasalamat ako at saka yung buong team sa'yo sa binigay mo. And I guess, we can start the first, I guess, exclusive na natin masasabi dito sa YouTube na next year, hindi ka na kakarera para sa team. Yes, po. Diba? Na gusto mo bang ma-explain yun, ano yung decision mo kung bakit hindi ka nakakarera? Una po, sa mga result na nagawa ko sa Go For Gold, sa mga lahat ng tulong na ginawa ko sa team, sa lahat po ng mga staff, coach, kuya po, maraming nagpapasalamat po ako. Lalong-lalo na po kay Sir Jeremy sa tulong po nyo. Hindi ko po mararating kung lahat ng abroad ko, lahat ng mga international races ko na nasalian, galing po sa Go For Gold. Mas marami po akong abroad sa Go For Gold kaysa sa nung LBC na continental pa po ako. Kaya malaking tulong po sa akin na mga experience nga natanggap ko sa sarili ko. Kaya yung gusto ko pong sabihin na nagpapasalamat po ako sa buong team ng Go For Gold, bilang sa staff, sa kay Sir Jeremy po talaga, thank you. Sir, Coach Ednalyn Walda, thank you. Kuya Ronel Walda, thank you po. Sa lahat ng teammate ko, sana po galingan niyo po. Tiwala lang po sa isa't isa at saka
makakamit niyo rin po yung gusto niyo. Lalong-lalo na po ngayon, mas maganda na po yung pinag-aralan ng mga coaching at saka sa mas darating na karera, mas high level na po yung darating ng karera ng GoPol Gym. Mas makikita po, sana po in ilang taon pa po yung ano, yung GoPol Gold na po yung darating na superstar sa Pilipinas. Sana po. Yun po yung hiling ko. And syempre, kung mangyari man yun, malaking bagay yun na tulong mo doon. Diba? Kasi hindi naman mangyari itong team na ito kung hindi dahil, tulad nga na sabi mo, ikaw isa sa mga original, diba? Original four na nag-abroad, and then yung mga na-contribute mo, na-inspire mo sa team. Kaya malaki rin yung pagsasalamat namin sa'yo. And I'm sure I speak for the whole team, pag sila coach, where we wish you well on your next journey. Do you want to, gusto mo bang i-explain sa mga tao kung ano yung plano mo sa future or ano yung sa tingin mo gusto mong gawin? Plano ko po talaga maging, gaya ng sinabi ko kay Sir, gusto ko po talaga maging coach. Kasi base din sa mga experience na natanggap ko galing ako LBC, apat na taon po ako din. Sa team Go for Gold, 6 years po ako sa professional. Kumbaga, lahat ng na-experience ko, sir, lahat ng training, lahat na natanggap ko na motivation, kumbaga, gusto ko pong ibalik sa mga bata. Lalong-lalo na po sa Cebu. Kasi sa Cebu, wala pa po yung, di pa po nangyari yun. Kaya gusto ko pong mangyari na galing po sa Cebu. So, siyempre, galing, ang yung sinasabi mo, galing sa Cebu, and then ako, lagi ko sinasabi, swerte tayo dito sa Cebu, eh, no? So, mga Jonel Carcueva, mga Elmer Navarro, tapos hopefully susunod, manggagaling na sa mga dinedevelop mong bata. Gusto mo bang pag-usapan, ano ba yung team mo dito? Sino ba yung mga sinusuportahan mo, mga bata? Yung sinusuportahan ko po sila, marami po sila eh, yung mga bata. Marami po talaga sila, mahigit 20 po yung mga bata. Pero di po lahat na sabay-sabay lumakas. Meron po talagang malakas sa grupo, may malakas, may mahina. Meron yung gitna lang. Kasi yung dapat yung team talaga is kumpleto, sir. Hindi naman pwede malakas sa malakas. Dapat sinusuportahan nila yung isa't isa. Kumbaga, hinahatak nila dapat yung taas. Pataas lahat, hindi pa baba. Kaya yung nasa pinaka-top po talaga, yung sa credit ko sa sarili ko, si Zach, si Ramon, si lalo na yung isa kong bata na sa Maynila, si Cedric. Isa po sa mga bata na pinakamasipag. Saka si ano, si Aris, yan yung paborito ko yung bata. Well, alam mo, bilang coach, hindi ka dapat nag-aamin na may paborito ka. Hindi po, sir, kasi alam mo, sa akin lang, sir, ha, kasi bata pa po siya, sir, eh. Kumbaga, nakasalubong ko sila sa medyo may lakas na, sir. Saan mo ba nasalubong yung mga batang to? Yung pandemic lang po, sir, yung ano, nainganyo lang po ako silang turuan kasi yung sinasamahan ko po ngayon, si Mami Ann, tinutulungan niya po ako, sir, na ilabas ba? Kumbaga, yung lahat ng natutunan mo, huwag mong ipagdamot, sabi. Sa tingin mo ba, dahil nga sa pandemic na to, dahil sa pagkakilala mo sa mga batang to, lumabas yun, parang desire mo mag-coach, kaya mo naisip na ready ka nang mag-move on sa next step ng life mo, parang ganun. Kung hindi dahil sa kanila, baka naisip mo, kakarera ka pa rin. Pero dahil, di ba? Hindi lang rin dahil din, sir. Dahil din po siguro kay, ano, kay Ismael, Daniel, yung mga bata sa Go for Gold. Kasi parang tinuturing po nila akong kuya. Diba, nire-respeto rin nila ako. Diba, pinag-uusapan namin, lalo sa karera, pag nasa international kami, dapat ito mangyari, si Junil, dapat itutulak natin, dapat manalo tayo. Tapos pinupush ko po sila, sir, eh. Kaya natin yan, kaya. Dapat tayo manalo mamaya, sa atin yan, gaya ng crew ride. Sabi ko, bago umahon, sa atin yan. Atin to, lugar natin to, Pilipinas to. Dapat tayo manalo mamaya. Yan nangyari, sir. Kaya, masaya. Ano ba, iniisip ko, sir, pwede po pala akong magano. Pwede po pala akong magturo. Pwede akong i-apply ko yung lahat ng experience ko sa buhay.
para lang maibalik ko, sir ba? So, ang susunod para sa'yo, baka mag-UCI certification ka na, mga ganun. Na yun po talaga yung number one na goal ko sa sarili. Sir. Gaya na sinabi ko po sa inyo, gusto ko pong mag-coach. Gusto kong mabigyan ako ng pagkakataon, mag-level one. Bakit po hindi? Pero, handa ka na ba mag-aral ulit? Yes po. Yes po. Handa po ako mag-sakripisyo para sa future ng mga bata sa Pilipinas. Di ba? Hindi rin madali yun eh, mag-coaching eh. Di ba? Opo. Malaking responsibilidad rin po talaga. Talagang bibigyan mo talaga ng oras at saka pasyensya. Well, ako, I'm very happy na naririnig ko yan galing sa'yo. Because this is a growth area for Go for Gold. Eh. Alam mo, parang hindi mo rin malalayo. Diba sinasabi ng mga tao na, kunwari, taga Nueva Ecija, mga 7-Eleven, mga Ilocos, taga Excellent. Ako, feeling ko, pag taga Cebu, diba, taga atin yan. Kasi sobrang swerte natin. And then, hopefully, makatulong ka nga, diba, makabigay. So, narinig nyo naman, sinabi ko na si Elmer ay hindi nakakarera para sa team, pero hindi naman siya aalis sa team. Diba? Nagiging part pa rin siya ng team as part of our developmental coaching to help us develop new athletes here. And then, hopefully, we can find the next Elmer, the next Jonel Carcueva dito sa Cebu. So, bago natin tapusin to, bago pa yatang umiyak tong si Asay, Asay, baka meron kang gustong... dito titingin? Asay, baka meron kang gustong pasalamatan, gustong yung mga nagsusupport sa'yo dito sa Cebu ever since simula ka, nanay, tatay mo, mga anak mo, dyan tayo sa camera na yan. Unang-una, magpapasalamat ako sa pamilya ko talaga na ibibigay sa akin ng lakas sa araw-araw. Hindi po ako tinatamad dahil sa kanila. Thank you po sa lahat, pamilya ko, ate ko, at saka sa malaking tulong po sa akin sa 6 years. Yung Go for Good na nabuhay po yung pamilya ko. Thank you po. Alright guys, so this wraps up our interview, our Kwentong Go for Gold with emotional Elmer Navarro. We wish him all the best as he moves on to the next part of his journey with our team. And then we know that since we started with him 2017, now, this is the start of a good thing that we're doing, and this is again the continuation of our goal na tutuloy and maghahanap talaga ng mga talented cyclists katulad niya, katulad ni Jonel, and yun mga cyclists niya dito sa Cebu. So, I hope na nag-enjoy kayo sa ating kwentong Go for Gold. Mag-comment lang kayo ng mga suggestions, mga sino gusto nyong susunod interview natin. Kung meron pa kayong mga tanong for Elmer, we can do another part of this interview kung marami naman may gusto. So, maraming salamat. Until the next kwentong Go for Gold, this is Jeremy Go signing off.